Pilit inaawat ng kanyang kasamahan ng lalaking iyan sa Taguig City. Ang lalaki nanutok ng baril sa nakaaway niya sa kalsada. Nairita raw ang lalaking naka-orange sa walang tigil na pagbusina ng motoristang naharangan niya. Arestado na ang suspect na retiradong miyembro ng Philippine Marines. Tumanggi siyang magkomento. May namumuong political crisis sa South Korea kasunod ng deklarasyon doon ng martial law ngayong gabi. Sa isang televised briefing, sinabi ni South Korean President Yoon Suk-yeol na kinakailangan ng martial law para alisin ang mga puwersang anyay kontra sa gobyerno at nakikisimpatya sa North Korea. Wala siyang binanggit na direktang banta mula sa North Korea. Inakusa niya ang oposisyon na sinalungat daw ang parliamentary process para ilugmok ang bansa. Sa ulat ng South Korean media, hinarangan na ang parliament at hindi makapasok ang mga mambabatas. Nagdeklara na rin ng martial law command doon na hawak na nila ang media, bawal magpulong ang parliament at mga partido at sinumang lalabag ay aarestuhin kahit walang waran. Sa nakalipas na buwan, bumaba ang rating si President Yoon. Ang martial law declaration kinondina ng main opposition party na hawak ang majority sa parliament. Kamakailan, sinabi ng oposisyon na balak nitong i-impeach ang mga top prosecutor at tapyasan ang panukalang budget ng gobyerno. Ayon sa Commission on Filipinos Overseas, nasa 16,774 ang Filipino migrants sa South Korea. Sumabog na naman ang Bulkang Taal. Pinakamalakas daw ito ngayong taon ayon sa FIVOX. Ilang lugar sa Batangas ang muling inulan ng abo. May report si June Veneracion. Nakita ko yung bukid na taas. Ang kunin ako. Walang... Gumising kaninong umaga ang ilang taga Batangas sa muling pagsabog ng Bulkang Taal. Huwag ang tutulo, higay ang laang. 4 minuto itong nagbuga na makapal na usok at abo. Kitang-kita yan sa CCTV camera ng bayan ng Tarisay. Hindi naman direktang naapektuhan ng bayan. Normal naman po at tuloy naman po ang buhay. Tuloy ang pasok ng mga bata. Kinakamahan din po. Siyempre, naputok po yan eh. Nabagyo ng lupa din eh. Pero sa bayan ng Laurel, nagka-ashfall. Ang isang paaralan, nagsuspendi ng klase. Bawo naman. Putik ay putik. Ngayop tulo ay. Parang puro putik po yung ulan niya. Tsaka din po dun sa amoy ng bulkan. Masakit po sa ulo. Umabot ang abo hanggang sa bayan ng Agoncillo. Ang ilang residente, naglinis ng bubong. Pagka-orsa pinabayaan namin ito, mabubulok ang hero. So kaya kailangan linisin talaga. Kaya kailangan linisin po namin. Makapal po kanina. Ang pagsabog kanina, 3 beses ngayong taon na pinakamalakas din ayon sa FIVOX. Umabot sa 2,800 meters ang taas ng plume o usok. Minor phreatomagmatic eruption ang nangyari sa Taal. Normal na raw yan kasunod ng major eruption noong 2020. Ang nagiging cause nito, nagsisipids po yung lake water natin papunta sa shallow part ng magma. Parang ano lang po yan, pinainit na kawali, mainit na mainit. Subukan yung lagyan ng tubig, nag-explode po. Alert level 1 pa rin ang Bulkang Taal. Delikado sa kalusugan ng paglanghap ng abo at asupre o sulfur dioxide ng bulkan. Payo ng FIVOX, magsuot ng face mask. Usually po, ang tinatamaan dyan yung may mga respiratory problem. May mga hika, then sensitive din po dyan mga buntis, yung mga matatanda. Di lang Taala nag-aalboroto. Nagbuga rin ng abo at usok ang Bulkang Canlaon sa Negros Island pasado alas 3 ng hapon. Nasa alert level 2 pa rin ang Bulkang Canlaon. June Vanarasyon, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Madaragdagan pa ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ayon sa Makabayan Block. Giit naman ng Malacanang, walang kinalaman ng Pangulo sa mga reklamo laban sa bisik. May report si Jonathan Andan. Isang araw matapos ihain ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, isa pang reklamo ang nahatakdang ihain ng nasa 50 individual mula sa iba't ibang organisasyon bukas. Mga youth leaders yan, urban poor, religious sector, at iba pa. Ganun ka-pursigido
yung iba't ibang mga sectors na maging bahagi ng pagsisimulan nitong formal proceedings ng impeachment. Makabayan Block ang mag-endorso ng reklamo. Matapos iyain sa Secretary General ng Kamara ang impeachment complaint, ibabato ito sa Office of the Speaker na mayroong hanggang 10 session days para isama ito sa agenda sa plenaryo. Sunod na ibabato ang reklamo sa Committee on Justice na siyang magdadaos ng hearing para sa impeachment. Sa loob ng 60 session days, dapat maipasa na ng komite ang rekomendasyon nito sa plenaryo. Pagdating sa plenaryo, kailangan ng hindi bababa sa 1/3 vote o katumbas ng 103 na mga mambabatas. Saka ito uusad sa Senado na siya namang tatayong impeachment court. Kailangan ng 2/3 o di bababa sa 16 na boto ng mga senador para ma-impeach ang isang opisyal. Ang tanong, sa dami ng proseso sa dadaanan, aabot ba ito bago matapos ang 19th Congress sa Hunyo? It's hard to say. Tatandaan nyo yung corona case that took approximately around 4.5 months. Ako optimistic ako na merong sapat na panahon tapos merong time pa before the campaign period. Ang Malacanang dumistansya sa impeachment complaint pero hahayaan daw nila ang proseso ng Kamara. Wala kaming kinalaman dyan and we are not going to encourage that. The President has been very clear about his position on this. So any suggestion na political yan or instigated by our side, no. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na aksaya lang sa oras ang impeachment laban sa bise. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ng vice-presidente sa impeachment complaint laban sa kanya. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Walang record ng Philippine Statistics Authority ng isang Mary Grace Piatos. Si Mary Grace Piatos ang isa sa mga recipient ng confidential funds ng Office of the Vice President base sa acknowledgement receipts na isinumite ng OVP sa Commission on Audit. Sabi ng PSA, pwede nilang hanapin si Piatos kung makapagbibigay ang House Committee on Good Government ng karagdagang impormasyon tulad ng pangalan, lugar at petsa na may kaugnayan sa mga magulang nito. Samantala, sa audit report ng COA, 125 million pesos na halaga ng confidential funds ang nagastos ng OVP sa loob lang ng 11 araw noong 2022. Pagsapit ng 2023, tumalo ng confidential expenses ng OVP sa 375 million pesos. Tumaas din ang gastos ng OVP para sa mga biyahe sa loob at labas ng bansa. Kinukuha ng panamin ng pahayag ang OVP. Isang ambulansyang susundo ng pasyente ang nakadisgrasya sa Taytay, Rizal. Nasagasaan ito at napatay ang isang lalaking 5 taong gulang. Ayon sa pulisya, tumatawid ang bata na sumama sa ate niyang inutusang bumili sa tindahan. Ayon naman sa isang saksi, unang nakabangga ng mixer ang ambulansya. Nagluluksa ang pamilya ng bata. Ayon sa driver ng ambulansya na nakadetain na at naharap sa reklamo, hindi niya gusto ang nangyari. Iginiit ng komedyanteng si Rufa May Quinto na biktima lang din siya sa isyu ng DermaCare Skin Care Clinic. Sa isang statement, sinabi ni Rufa May na wala siyang kinalaman sa anumang maanomalyang aktibidad. Pinabulaanan din niya ang mga akusasyon. Makikipagtulungan daw ang aktres sa mga otoridad at haharapin ang isyu sa legal na paraan. May kasong nakasampa laban sa DermaCare para sa paglabag sa Securities Regulation Code. Dawit din sa isyu ang aktres na si Neri Naig Miranda na na-confine matapos sumama ang pakiramdam. Naudlot ang arraignment niya ngayong araw para sa kasong syndicated estafa. Hinihintay pa raw ang komento ng piskalya sa inihain niyang motion to quash. Dating presidential spokesman Harry Roque, nakalabas ng bansa sa kabila ng lookout bulletin order laban sa kanya. Pinanumpaan daw niya sa ating embahada sa Abu Dhabi, UAE, noong November 29, ang kanyang kontra sa laysay sa reklamong qualified human trafficking. Ayon sa DFA, sinabi ng embahada na nagpakita ng valid passport si Roque at misis niyang si Myla at tila legal naman daw ang kanilang pagpunta sa UAE. Pero balak ng Bureau of Immigration na kasuhan si Roque. Posible raw na gumamit sila ng peking immigration clearances dahil wala raw silang travel record. Trabaho sa Europa at Japan, alok sa mga Pinoy. Sa ilang European countries, may demand sa healthcare, construction, manufacturing, hospitality at household service.
Sa Japan naman, may specified skilled worker visa para sa mahigit 800,000 foreign workers at mga oportunidad sa ilalim ng Technical Intern Training Program. 42 persons deprived of liberty sa Quezon City Jail Female Dormitory lumahok sa Basic Housekeeping Skills Training ng QCLGU at isang hotel. Oras na lumaya sila, maluwag daw silang tatanggapin ng LGU at hotel para makapagtrabaho. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 22 days bago magpasko, ilan pang lungsod sa Metro Manila ang nagpailaw ng kanilang Christmas displays. Silipin sa report ni Marie Zumali. Pinailawan na ang 35 talampahang Christmas tree sa San Juan City. Gawa yan sa kawayan at abaka, swak sa temang Filipiniana. May mga miniature Christmas tree rin na yari sa mga luma o patapong barong Tagalog. Obra yan ng mga persons deprived of liberty. Ibibenta rin daw ang mga ito sa Christmas Bazaar para makatulong sa kanila. Magical naman ang feel sa Pasay nang buksan na ang mga pailaw. Hindi lang mga batang nag-enjoy kundi mga young at heart. Ramdam na rin ang Pasko sa Corimao, Ilocos Norte. Sa Cervantes, Ilocos Sur. At sa Lapu-Lapu City, Cebu, dahil sa pinailawang giant guitar lantern. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakagawa ng bago at pambihirang world record ang halos 100 skydivers sa Arizona sa Amerika. Tagumpay silang nakabuo ng heads-up position habang nasa himpapawid. Ibig sabihin, tapit kamay silang tila nakatayo imbis na nakadapa paharap sa lupa. Galing sa iba't ibang bansa ang nasa 96 skydivers na lumahok. Sa mabato at maalong tabing dagat na ito, sa Koh Samui, Thailand, napili ng isang babae na mag-yoga. Pero ang meditation at relaxation na ninanais. Nauwi sa hinagpis, nilamon kasi siya ng dagat na mabangis. At ang mga saksi, walang nagawa habang tinatangay siya ng naglalakiang alon. Sa tindi ng mga alon, hindi makalusong ang mga rescuer ang biktima na pang-alamang isang Russian actress. Nakabakasyon siya roon at kanyang nobyo. Ikakasal na dapat sila ngayong buwan. Matapos ang trahedya noong November 29, nakita ng mga otoridad ang kanyang bangkay noong December 1 at agad inabisuhan ang mga kaanak niya sa Russia ayon sa mga polis. Posibleng naubusan ng lakas ang biktima habang pilit isinasalba ang sarili mula sa mga alon na hanggang 3 metro ang taas. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.